let us discuss existentialism. There are philosophers who consider that existentialism is not totally a branch of philosophy. The reason why is they really want to have that philosophical activity be separated from God's existence to fully do the activity of philosophizing. Kailan from the word philosophy, lovers of wisdom. Wisdom is owned by God, no? So, sabi mo mga philosophers, actually, ang existentialism ay malayo na or actually hindi siya totally branch ng philosophy. And then sabi ng iba, yeah, it's a product of philosophy. So, from the word existere, to stand out, to come out, no? Meaning, you're doing an philosophical activity without any causes, whether religion, politics. So, yung ikaw mismo, no? Ano yung magagawa mong philosophy without other influences? So it became popular during the post-World War II, no? But notice, after World War II, maraming lumayang bansa. At gusto nila ingatan yung independence na yun. So may kinalalaman siya sa existentialism. Freedom, no? Freedom, para siyang second part ng freedom of the human person, no? Yung paghahanap natin ng meaning ng buhay natin. Siguro ito yung isa sa objective ng module or ng subject, to find our meaning in life. Ano yung purpose natin sa buhay? Ano yung fulfillment or goal natin dito sa mundo? Instead of you are here, why you are here, no? Isa sa unang existentialist philosopher ay si Kierkegaard, no? But before that, let's have a short review, no? Sa pre-Socratic, ang common question natin is where the world is coming from, no? And then sa Socratic, we studied the existence of the soul, the immortality of the soul. And then sabi sa medieval, that soul comes from God, which is the center of our lives. And then nag-separate ang medieval, ang modern sa medieval, ang modern naman ay more on truth, no? Like Descartes. And then dito mas existentialism, nag-separate sa truth, we're searching for the meaning of life, that is the authentic truth. Meron tayong tinatawag din na contemporary, ano, yun yung more on linguistic approach, no, ng philosophy. Yung inaaral natin yung paggamit ng mga words in logical way, you know, yung premises. So itong existentialism ay mere product ng psychology, literature, drama, philosophy, art, and theology. So ang isa sa unang philosopher or existentialist ay si Soren Kierkegaard. He's a devout Lutheran faithful. Nag-aral siya ng theology in order to please his father's desire na maging siyang theologian, no? Pero ang gusto niya talaga ay philosophy. So habang siya nag-aaral ng theology, he's engaged in partying, watching theaters, drinking, no? Kasi sabi niya nga, ayaw niya yung kurso, no? Nagsasuffer siya in order to please his father. And doon namatay yung father niya, doon niya na pinush through yung philosophy. That is why he engaged in philosophical activity. Yung freedom na yon na tiniis niya in order to please his father, ito na yung kung saan siya dinala ng kanyang filosofiya. Yun nga yung existentialism. He's a Danish existentialist, first existentialist, at father of existentialism. For him, human person is the sole responsible to give meaning to life. He must passionately and sincerely
identify his meaning to life, no? Meaning to say, walang ibang tao or walang ibang entity na responsible sa buhay mo as a person. Even our parents, even our loved ones, even our teachers, our best friends, our special someone, hindi sila responsible para sa buhay natin. Tayo mismo, ako mismo ang responsible sa buhay ko. No one to be blamed for, no? Whether I will be suffered with my course, I will be suffered in the future, kasi ito yung choice ko sa buhay ko. Ito yung pinili ko. Kaya nga sabi sa kurso sa inyo, kung maaari, kurso nyo ay gusto nyo base sa choice ninyo, di dahil sa choice na ibang tao. Kasi tayo yung responsible sa sarili natin, hindi ibang tao. No? So para sa kanya, life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. Meaning to say, bumabalik tayo kay Socrates, no? Know thyself, for an unexamined life is not worth living for. Meaning to say, we can understood our life, whether we are in ups and downs, successes, or failures, pero we need to live in the present moment, in the here and now, no? But hindi natin kailangan balikan yung mga nakaraan. Maunawa lang natin yung buhay natin base sa experiences natin yung nakaraan. Pero kailangan daw natin mabuhay at the present moment, no? Parang we are not being defined by the past but by the present, no? And dito sa human person as a freedom, meron daw tayo na experience na anxiety. When we say anxiety in psychological term or context, may negative connotation siya na parang may difficulties tayo, na lilito, nagugumilahanan, no? Nababagabag, nag-aalinlangan. Pero sa point of view ni Soren Kierkegaard as an existentialist or existential philosopher, freedom is before choice. The reason why we experience anxiety, because we are free. Kung wala daw tayong freedom, wala tayong mararanasan anxiety. Kasi may choice tayo, kaya tayo ay nababagabag, nalilito, nagugulumihanan, nag-aalinlangan. The moment we experience anxiety is the moment that we are guaranteed that we have that freedom, no? Kasi kung wala nga naman daw tayong freedom, edi wala tayong choices. Hindi tayo malilito. Wala tayong pipiling A or B. Whether engineering ba siya, or nurse, or law, or police, or doctor, no, or businessman, ABM man ba siya, or ikaw gusto mo mag-STEM, or mag-UMS, no? So kung, bakit ka nakaka-feel na anxiety? Kasi may choices. Kung wala kang choices, ordained ka na maging STEM, ay di wala kang maramdaman anxiety. So ito the anxiety, it's a moment of assurance na tayo ay may freedom. We will not experience anxiety kung wala tayong freedom. Because we feel anxious because we are free. It is manifestation that we have that freedom, no? So it takes our future, itong anxiety. It takes our future, about our future, whether we do good or avoid evil, yung choice na pipiliin natin, even itong anxiety nito, it will shape our present, no? Kung ano yung ating mga choices, base yun sa choice, base yun sa decision na pinili natin, at wala tayong ibang sisisihin kasi ito yung ating pinili. So there are two kinds of anxiety, proper way and improper way. Yung proper way, in embracing my responsibility, ako may kasalanan kasi ito yung pinili ko, ito yung decision ko. Improper way yun, mahilig ka mag-blame, no? Example nga, yung professor ko sa Philo of the Human Person, nahuli siya sa ng MMDA, beating the red light. Sabi nung professor ko, sige, tiketan mo ako kasi ako ay hindi ako sumunod sa traffic rules. Na-shock si traffic enforcer kasi first time daw niya makakita ng isang tao na umamin sa kanyang pagkakasala.
Sabi nung professor ko, ituloy mo dahil yeah, I will take it responsibly kasi nagkamali talaga ako. Nagulat si traffic enforcer, nagpasalamat siya, hindi siya binigyan ng ticket, no? Kasi nga, first time, that is proper way, no? We embrace that responsibility, hindi tayo nagbe-blame. Kasi pag siya, ay, siya po kasi ganyan, eh, improper way, yun, no? Dishonesty.